Ako ay probinsyano. Nagkakamali ka. Dahil hindi kami iinto, hindi namin kinauubos. Errol! Tatapos mo na, Mayor. Para to sa mga tao sinira mo buhay. At sa mga sisirahin mo pa. Isipin mo, alin ang mas matimbang? Ang makapaghiganti ka sa pagkawala ni Ricky Boy o ang muling mabuo ang iyong pamilya? Cardo, huwag mong kalimutan ang sinumpaan mong pangako nung ikaw ay naging sundalo. Bilang pulis, gagawin mo ang lahat ng makabubuti sa kapwa mo, hindi ang nakakasama sa kapwa mo. Tandaan mo yan, Apo. Lagi kaming naririto para sa iyo. Mahal ka namin, Cardo. Mahal ka namin. Liana, ilang beses ka lang nagpapasalamat sa akin. Okay na yun. For your signature. Thank you. Nasa opisina po kayo, sir? Oo. Kailangan eh. I'll just be here, waiting for you. I mean, your work. Hihintayin ka ng trabaho mo kung kailan ka darating. Sir, nakakahiya po. Kabago-bago ko palang mag-leave na po ako agad. Liana, hindi mo naman kailangan mahiya sa akin. Importante ka at hindi ka pwedeng mawala. Sa kumpanya. We need you here, Liana. I need you in my company. Ano nangyari? Alam mo bang kailangan kita nung gabi niyon? Nung tumatakbo ko at sumahabol sila sa akin, alam mo ba kung ano yung nasa isip ko? Ikaw lang. Ikaw yung iisip ko magliligtas sa akin. Ilang beses kitang tinawagan pero wala ka. Alam ko, Carlton, na meron tayong sinumpaan bilang mag-asawa. Pero asawa na lang kita ngayon sa pangalan. Carlton, hindi na kita nakikita. Hindi na kita nakakasama. Hindi ko alam kung ikaw pa ba yung Carlton na minahal ko. Kung ikaw pa ba yung Carlton na pinakasalan ko. Carlton, napapagod na rin ako. Kung talaga mahal mo ko, tapusin na natin to. Ayoko na. Carlton, ayoko na. Ayoko na, Cardo. Jed. Cardo.
Dito ba? Huwag mo sabihin. Kahit bukas na bukas, pupunta tayo kay Lola Flora. Kukunin natin mga gamit. Yan dito siya titira. Kung hindi siya kayang protektahan ng asawa niya, tayo ang gagawa nun para sa kanya. Natin sila pwede ang pakialaman. Hindi ko na kaya makita na sasaktan ng anak ko. Hihintayin pa ba natin na dumating ang oras na mapahamak na siya? Anong klaseng asawa yan si Kato? Inuuna pa niya ang ibang tao kesa asawa niya? Ang paghiganti sa pagkamatay ng anak niya? Kahit anong gawin niya, hindi niya nga maibabalik ang buhay ni Ricky Boy. Pero dahil doon napapabayaan niya si Aliana. Nain ako, patawarin ako ng Diyos. Pero huwag kong makita-kita ang pagbumuha ng cartoon yun at hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanya. Malapit nang gumaling yung mga sugat mo. By the time na bumalik ang mama at papa mo dito, wala na yan. At pasalamat ka. Hindi pa nakakarating sa kanila yung nangyari sa'yo. Ano na lang sasabihin nila pag nalaman nilang nabaril ka dahil nagligtas ka ng asawa ng terorista? Tita, diba napagkasundoan natin na hindi natin sasabihin sa kanila? News blackout, including kay papa. Ayoko na makadagdag sa problema kinakaharap ni Papa. Marco, ikaw ang gumagawa ng problema sa pamilya ninyo eh. Pag wala mga magulang mo rito, ako ang tumatay yung guardian mo. Kita, I appreciate your concern. Simula bata ako, ikaw nang nakatutok sa akin kapag wala si na Mama at Papa. But, Tita, I'm not a kid anymore. Hindi mo na ako kailangang bantayan. Diana. Sir. Are you okay? You know, I read somewhere na nakakapagpasaya daw ng babae ang chocolates. So, ipabili ako nito for you. Chocolate cake. Salamat, sir. Gagawa mo. Very good, Luis. Talagang maasahan kita. And thank you for a well-laid plan. Siguradong walang ibang sinisihin sa nangyaring ito kundi si Dalisa at Don Emilio. Dito po tayo ngayon sa Golden Thrift Bank kung saan lumusap at ang hold up ang grupo ng mga armadong lalaki. Sinubukan labanan ng mga security guard ng bangko ang mga nasabing lalaki ngunit ikinamatay ito ng mga gwardya. Samantalang wala namang nakakilala sa mga holdupper dahil may mga takip ang kanilang mga mukha, may iniwan naman silang mga bakas. Matatandaan na ang letter ng V na ito ay ang tatak na iniiwan ng vigilante grupo na
akin na bibilangan di umano ni Dalisay, dating miyembro ng mga rebelde grupo at ng mga presong tumakas sa Pilipin. Ilang linggo nang sumasalakay ang nasabing grupo sa mga operasyon ng droga at ngayon di umano sumalakay sila upang magnakaw. Huwag kang mag-alala. Nakikipagtulungan kami ng CIDG para malaman natin kung sinong gustong dumukot sa'yo. Salamat po, ma'am. Sana nga po matapos na lahat ng to. Lahat naman tayo gustong maresolba ang kasong ito. Lalong-lalo na kami ni General Borja. Kaya nga ako nakipagkita sa'yo. May gusto sana kong ipakiusap. Naririnig mo siguro ang mga balita tungkol sa vigilante group na umaatake. Nandadawit ang pangalan ni Dalisay. Gusto ko sanang makatulong. Alam mo ba kung paano ko makakausap si Dalisay? Pasensya na po kayo, Mama. Hindi ko po yata kayo matutulungan. Nung pinasal kami ni Cardo, wala akong ibang pinangarap kundi magkaroon ng tahimik na buhay kasama ng pamilya ko. Na magkaroon ng anak. At nangyari yun. Pero nawala rin agad si Ricky Boy. At kasabay nun parang nawala na rin ako ng asawa eh. Nagkalayo kami, hindi ko alam kung kailan siya babalik, kung saan siya pumunta, kung anong ginagawa niya. Kung babalik pa ba kami sa dati? Oo, alam ko na meron siyang mission, meron siyang gustong gampanan. May tungkulin siya, pero paano po yung tungkulin niya sa akin? Bilang asawa. Napagpasyahan po namin ni Teddy na mas makakabuti para kay Aliana. Na permanenteng sa amin na lang tumira. Kaya o mga magulang, mas alam ninyo kung anong makakabuti kay Aliana. Pero, yun ba ang gusto niya? Ang gusto po ni Aliana, isang tahimik na buhay, yung malayo sa panganib, na mahirap mangyari kung patuloy siyang guguluhin ni Cato. Anong ibig niyong sabihin? Na si Flora, nag-usap na po si Cato at si Aliana. Nag-desisyon na po si Aliana. Ayaw na po niya. Ano? Ayaw na niya? Gusto na pong makapaghiwalay ng anak namin sa apo ninyo, na Flora. Kailangan na natin umalis, Aliana. Dalisay, pwede sumagot ka. Bakit to? May nangyari po ba? May gusto ko mauhip sa'yo. Sino po? Dalisay, si General Olegario to. Hello, Ma'am Diana. Nakiusap lang ako kay SBO3 Hirona. Kailangan kita makausap. Ma'am, kung tungkol ito sa mga lalaki sumalakay. Sinasabi ko na ako sa inyo. Hindi ko kami yun. Alam kong hindi mo kayang gawin yon. Pero sa ngayon, marami tayong kailangan pag-usapan. Cardo, sana makipagkita ka sa akin. Hindi yun, ma'am. Bukasun ang gabi. Sa tulay ng Puerto Baga. Sige, nandun ako. Magkita tayo. Salamat sa tiwala. Narinig ko pong tinatanong ni Olegario ang kausap niya sa telepono. Kung totoo nga ba talaga ang sinasabi nito sa kanya. Ano? Anong sinabi sa kanya? Kung totoo ba talaga na dati kayong po ng araw, sir? That is ridiculous. Paano ako magiging miyembro ng isang grupo ng mga terorista? Alam ko po yun, sir, pero paano po kung maniwala si Olegario? Kung kumalat po ito, masisira po kayo sa mata ng mga tao. Maapektuhan po ang kampanya ninyo. Hindi ko papayagan mangyari yan. Salamat sa impormasyon, Lord. I will be the one to figure this out.
tapos na ako maghintay, Hipolito. Hindi mo ibibigay sa akin ang gusto mong posisyon. Ako nang gagawa ng paraan para makuha ito. I've always been after the truth, Renato. Kung iniisip mo na may tinatago kami ni General Borja sa'yo, I would like to ask you, ikaw, wala ka bang nililihim sa amin? Pasensyahan na lang, Diana. Hindi ko hahayaang sirain mo ang ambisyon ko. Tama si Lolo. Matagal ko na dapat ginawa ito. Pero ngayon, aalisin na kita sa landas ko. Kahit ako ay probinsyano, diurong kahit dehado, pag sumipat asintado.